Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video naman na ito, GALA versus US Dollar Tether for trading ating ina-analyze. Ano? At kung bago ka lamang sa aking channel dahil nakita mo itong coin analysis natin, naghahanap ka ng mga gantong videos. Ako nga pala si Christian G. Azucena, ano? Isang 17 years old na stock and crypto trader. Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, trading, coin analysis, and mga tips na rin ano, patungkol dito sa trading. Mag-subscribe ka na kung gusto mo yung mga content na ginagawa natin para nang sa gayon mas lumaki pa yung community natin at mas makatulong pa sa ibang tao. And good news lang guys, para sa mga beginners na nanonood ngayon, para sa lahat ng mga beginners, no? May trading group chat akong, trading group chat for beginners akong ginawa, no? Para sa inyo. Libre lang po yan, wala kayong ilalabas, maski piso, ano? So, para maging eligible guys, ang gagawin nyo lamang ay, unang-una guys, mag-subscribe sa YouTube channel na ito, okay? Pakipindot lang po yung subscribe button, at i-comment nyo lang po yung inyong Facebook name, di ba? So, paano ko kayo may-add kung wala kayong Facebook name na ilalagay, okay? So, magsimula na tayo dito sa GALA guys. So, unang-una, hanapin natin yung range, okay? Pangalawa, i-determine na natin yung kung saan ba tatakbo yung price. Kung good to buy, okay, yung kung saan ba tatakbo yung price. Okay, kung bababa o tataas. And pangatlo, kung good to trade baba or kung good to invest. Okay, so napakaganda na topic natin ngayon kasi this is very evident yung mga emotions ng tao and nag-o-occur talaga yung mga technical patterns dito, yung mga chart patterns like the support and resistances, you see it, ayan, makikita nyo naman talaga no, na nagre-relay siya sa emotions ng tao. So, ipapaliwanag natin lahat yan, but my time is very limited, so bibilisan na lang natin. Kung makikita natin ang support natin dati, nandito, pero since nung bumagsak siya, nagkaroon siya ng bagong support, mga nasa 3 pesos na lang ang support ng GALA, okay? Ibig sabihin ng support, doon mas maraming buyers, doon may zone of demand. Kapag ka mas maraming demand, tataas po ang price, okay? So, dito naman yung resistance, dito talaga dinedecline. Na-decline to, it was declined on September 23, 2021, and ngayon din, actually kahapon, ayan, na-decline din siya ng October 3. So, kahit yan, kahit green yan, kumbaga na-decline pa rin, bumaba pa rin siya, dahil sa week, okay? Dahil resistance na ito. So, zoom in natin, ano? Yung resistance niya, mga nasa 6 pesos. So, naglalaro yung price niya between 3 pesos something to 6 pesos po, ano? So, malaking gain din yan kung halimbawa nakasabay ka. Okay? So, ayun yung range natin na hinahanap. Kasi, pag hindi natin hinanap yung range, guys, magiging unrealistic tayo sa pagsiset ng goals or sa pagsiset ng target. Halimbawa, nasa, let's say, 4 pesos yan. So, nakita mo yung kaibigan mo, kumita dito sa GALA. So, iisipin mo na, pwede itong umangat ng 20 pesos. Okay? So, hindi ganun. Kailangan maging realistic tayo or maging attainable, measurable yung pagsaset natin ng standards and goals or target. Okay? So, ngayon, since nasa 3 to 6 pesos na nga ang range niya, saan na ba papunta ang price? Again, guys, as I have said, okay, nung nandito pa lang yan, September 30 and October 1, may video ako niyan, ina-analyze natin na okay, kung marunong ka talagang magbase or tumingin ng chart, mag-analyze ng chart and makita talaga yung over market sentiment and yung emotions ng traders, makikita mo na okay, paunti-unti talagang umangat lalo na ito. Ito kasi yung kumbaga nag-start up nung change yan, nag-start up nung reversal September 29 and ito September 30. Okay, ayan talaga yung mas maraming bumili. Okay, mas maraming bumili, mas maraming kumite, and at the same time, ay nasundan siya ng ilang candlestick yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 consecutive bullish candlestick, okay, movement, okay, talagang movement talaga. So, kung makikita natin dito, bakit ba bumaba yan, okay,
yung mga ibang nakasabay ng mga traders dito, okay, September 29, September 30, yung iba dyan nag-hold. Okay, hindi pa nila binenta kasi wala pang selling pressure, no? Eh, wala pang selling pressure masyado. Kumbaga, kung may magbenta man, mas lamang pa rin bumibili. Hindi naman naangat yan ng ganyan kung walang, kumbaga, kung mas lamang yung nagbebenta, oh, kaysa sa bumibili. So, ang may analyze natin dyan, malakas talaga yung demand dito. Ayan, dito pa lang sa price level na to. Ayan, dito pinapataas eh. Okay? So, ang ibig sabihin niyan, yung mga nag-hold dito, yung mga nakabili September 29, September 30, nag-hold pa yan. Yung karamihan, and at the same time, yung nag-hold yan, since alam nila na resistance ito, although kahit wala pa yung price level dyan, no, kahit nandito pa lang, resistance na talaga to guys. Kaya nga, as I have said, talagang it will be very evident or talagang gumagana yung mga signal na to. Kasi definitely classic na signal to or yung pinaka-basic talaga na ginagamit sa technical analysis. Kaya lahat ng tao guys, tinitignan yan. No? Kaya kung lahat ng tao tinitignan yan, kung lahat ng tao tinitignan yan as a selling pressure na price level, no? Eh di malamang nga talagang hindi tataas dyan yung price kasi maraming nagbebenta dito eh. Iniisip din ng iba yan eh, na dito sila magbebenta. So ang tendency, bababa talaga yung price and kahapon ito. So ngayon nga, dinecline na. Pero may good news pa naman dyan, okay? Kung hindi siya bababa ng kalahati, ayun kasi yung 50% rule sa ano eh, support and resistance. So, eh, natutunan ko lang din yun. Siguro eto, hatiin natin. So, hindi siya hating-hati, ano? Siguro, mga ilang percent to. So, wag na natin yung compute. So, dito, may psychological support din naman pala. And, eto yung low na to, kung makikita nyo, yung low ng candlestick ng October 3, okay? Yung psychological support niyan ay nasa week. Okay, ibig sabihin yung pinaka-lowest point na naabot ng price at this particular day, October 3 kahapon. So, ayun yung psychological support. When we say psychological support, so hindi siya, wala siyang basihan sa physical or wala siyang basihan sa chart, kundi ano lang yan, nasa utak lang ng mga traders. Kumbaga, nakakaintindihan na yan, ano? Kumbaga, sa basketball, kapag ka alam mong ipapasa nung kakampay mo sa iyo, kumbaga alam mo na 'yon, parang ganoon. So, ang mga traders may mga ganyang pag-iisip din 'yan. Kung alam na ng mga traders na umaangat 'to, so karamihan ng mga traders bibili na rin, okay? So, natitrigger kasi yung psychological support sa buying. So, ang masasabi lang natin dito, okay, saan ba patungo yung price since alam na natin yung range eh. So, 'yan nga, it very evident na pataas talaga siya. So, walang duda dito, talagang kumbaga ganun talaga way niya na sa support niya, sadsad na sadsad na eh. Pero ngayon, ang masasabi natin, pwede pang mag-retrace yan. Okay? Pwede mag-retrace kasi nga sa lakas ng selling pressure dito. Okay? Maraming kumita dyan, congrats sa inyo. Pero, alam niyo yun, yung mga nakabili sa tuktok kasi, okay, akala nila tataas na pero bumagsak pa pala. Okay, dapat hindi kayo nagmamadali. Ayun yung sinasabi natin na dapat hindi siya bumagsak dito sa bandang, sabihin natin mga 4.50 pesos. Okay? So, ibig sabihin, kailangan kung bumaba man siya, mga nasa 4.60 lang, 4 pesos, pero ngayon nasa 5 piso pa naman siya. Ano? So, 5 pesos, sana nga huwag siyang bumaba ng 4.50. Kasi kapag ka bumaba yan, ito na yung inaasahan natin na range between 3.50 pesos to 4.50 naman. Okay? So, ibig sabihin, nababagi yung range. Kaya naman, kung may bala kayo mag-trade, wag muna kayo basta-basta bumili. Alamin nyo kung saan yung support nyo. Alamin nyo kung saan yung resistance. Alamin nyo kung saan kayo papasok. Alamin nyo kung saan kayo lalabas. So, para, alam nyo yun, systematic and planado yung trade nyo at the same time. So, hindi lang kayo nanghula. Kasi, dito sa gala, very evident yung emosyon ng tao dito. So, nakakaintindihan yan sa utak. Kapag ka dito, sell sila. Kapag ka dito, or sa mga price level na to, magbabay. Okay? Kasi kapag ka ganyan, wala pa tayong reliable data match. Walang, kumbaga wala siyang match reliable data na maipapakita sa atin. Unlike yung mga na-establish na coin na may historical price pattern nga. Pero, dito nga sa gala, ang hirap dito guys. Kumbaga,
ano lang, sa mga beginner na trader, medyo hindi pa nila naiintindihan yung psychology trading. Kumbaga, kung saan ba yung mga psychological support and resistance, kailan ba to pwedeng umangat or bumaba, kapag ka may news ba, or ganito, ganyan. Kumbaga, yung mga factors na yun, hindi pa masyadong natatake, lalo na sa mga beginners. Kaya, itong GALA, yung pagtitrade dito, karamihan ng mga bumibili na itong GALA is yung mga intermediate traders na, no? Yung may mga, alam na yung gagawin talaga nila, alam na kung saan bibili. Pero, di ba, pero kung ikaw, beginner ka pa lang, tas gusto mong itrade yung GALA for the sake of kita or for the sake of profit, di ba? Pero, kumbaga, wala ka namang plano or wala kang systematic na gagawin, gusto mo lang kumita ng kumita. So, hindi para sa atin itong GALA. Or pwede pa makayong mag-invest sa other coins na kung saan mas okay. Ibig sabihin na mas okay, guys, mas okay for investing. Kasi itong ang GALA, risky din to, kumbaga. Okay, kasi nilalaro niya lang yung support and resistance. Pero, okay, yung reliable data, wala pa tayong masyado nakikita. And it's very evident na ang nagpapatakbo ng price dito, hindi fundamentals. Okay, sabihin na natin fundamentals dito, maganda. Pero, sa ngayon, ang connection niyan ay nasa mga traders na, wala sa mga investors, kumbaga. Eh, no, nilalaro ng mga traders eh. Okay, pagka nag-sell sila ditong lahat, bababa naman yan, tapos sasaluhin dito, tapos tataas na naman ulit. So, ganun yung possible scenario na mangyayari at iniisip ng mga traders. So, para sa akin, guys, I think, kung hindi kayo ganay sa ganitong setup, every time na mag-trade kayo, hanapin nyo yung perfect setup para sa inyo. Yung chart na perfect setup, halimbawa, yung MA, kailangan may mga preference kayo dyan, eh, di ba? So, hindi lang basta trade ng trade, ano? So, kailangan hanapin nyo yung chart na aakma sa trading strategy nyo and trading style, kung long term ba, short term, scalping, day trading. Okay? Kailangan po lahat yan, aral natin. Okay? So, yun lamang, guys. Conclusion na lang. Okay? So, pwede pa nating antayin dito sa support, pero okay, nasa sa ating pa rin yan, nasa pag-aaral and pag-de-decision kung paano natin talaga iti-trade or kung gusto mo natin bumili o hindi. Kasi at the end, we have to be accountable sa lahat ng ginagawa natin para nang sa gayon, maingatan natin yung capital natin na pinaghirapan. So maraming salamat sa panonood, guys. See you tomorrow, no? See you on my next video analysis and mabilisan lang to. Happy Monday sa ating lahat and God bless us all.